Magandang umaga. Welcome to my YouTube channel. Captain Sakdalan at your service 24/7. Gagawa naman tayo ng basic splicing ng towing line 72mm 8 strand. Yung sa umpisa, tipan nyo lang yung mga dulo. Hingpitan nyo para madaling ipasok mamaya. Pumuto na kami ng 100 meters na towing line para doon sa pangalawang barge na ilayin namin, dahil mag-tandem tow kami. Hingpitan nyo lang para madaling ipasok mamaya. Ayan na yung towing line natin. Baybayin nyo lang. Ulitin ko sa inyo. Ulitin ko ulit. Baybayin nyo lang yung lubid. Siguraduhin nyo hindi palipit yung towing line natin, para hindi kayo magkamali sa pagpasok mamaya. Umpisa mo na, boss. Andito na naman si Boson. Nung una, saglit niya lang ginawa. 54 millimeter yun. Ngayon, 72 yung gagawin namin. Iwalay nyo lang yun. Yung pagkakadivide ng mga lubid, makikita nyo, isa, dalawa, alternate lang siya. Huwag nyong kalilimutan, alternate lang siya. Yung sa pagpasok, ganun din, alternate din. Ginamit na naman ni Bosong yung may markings, nakita nyo? Yung may markings na kulay blue. Gaya na sinabi ko sa una kong video, pwede nyo gamitin yung markings. At isa-isa lang yung pagpasok. Yan yung mahalaga dyan, yung sa umpisa. Kung paano nyo siya umpisahan, kung paano ipasok yung mga strand. Sunod-sunod lang yan, makikita nyo naman. Sa mga nahihirapan, sa mga nalilito, sa mga gustong matuto, ginawa ko to para sa inyo. Dahil madaming sasabi, nahihirapan daw sila. Kayang-kaya nga ni Boson, tapos mahihirapan kayo. Subukan nyo, hawakan nyo yung lubid, gawin nyo. Pwede nyo ulit-ulitin yung video. Pag napasok na yung dalawang strand, pabaliktad lang yan ni Boson yan. Baliktad mo yung lubid, tapos sa ilalim naman. Yan. Makikita nyo naman kung saan nyo ipapasok, dahil magkakasundo yung mga strand yan. Kung napasok nyo na yung isa, dalawa, at yung susunod, yung mga kasunod na yun, gaya nyo, no? Panay po ba yung pasok ng strand natin? Hindi pwedeng pataas, yan, no? Dahil makikita mo naman sa lubid kung paano ipasok. Dito sa pangalawang pagpasok, mayroon tayong dalawang pasok dyan. Dyan lang yan. Dyan, tsaka doon sa susunod. Yan. Medyo madali lang pag bago yung lubid nyo. Napasok ni Boson yung 6 na strand, dalawa na lang. Sa mga nalilito at sa gustong matuto, ulit-ulitin nyo lang yung video. Makukuha nyo, hawakan nyo yung lubid, gawin nyo, sundan nyo, sabibayan nyo. Paisa-isa lang yung pasok, kasi single strand lang tayo. Yan na. Makikita nyo naman kung saan nyo ipapasok yung lubid. Gaya nyan. Sa isa. Yung susunod, sa katabi nya. Madali lang siya. Kaya nga nila. Kaya nyo din. Kaya nga namin. Di pa nga ubos yung isang tasang kape ko. Tapos na to. Nasa diskarte lang. Kung gusto nyo matuto, dumiskarte kayo. Di naman kailangan ng matalino dito. Ang kailangan lang dito, madiskarte, masipag, matyaga. Dahil kailangan mo talaga matyaga ka dito. So, umpisa lang naman yan. Kaya kapag natutunan mo na, nakuha mo na, tuloy-tuloy na. Di pa ubos yung isang tasang kape mo. Tapos na. Eh, si Boson, may 20 years na lang ginagawa to. Para niya lang pinangihimagas ng pag-splice ng lubid. Mula 54 hanggang 96 millimeter. Kayang-kaya ni Boson yan. Dahil yung pantowing namin dito mula 72 millimeter para sa maliit na barge. Meron kaming 84 at yung 96 yung gamit namin, 96 millimeter para sa malaking barge na tinotowing namin. Kaysa dredger, kaysa jack-up barge.
panoorin nyo lang yung video dahil matututo kayo. Pwede isa lang yung pasok, kaya nga single splice. Makikita nyo naman yun sa direction ng lubid. Kung magkakamali kayo, makikita nyo pangit yung kalalabasan ng pagpasok ng strand. Pero kung tama naman, makikita nyo siya, maganda yung pagkakama niya, maganda yung pagkakamada. Yan, tingnan nyo dito. Isa dun sa taas. Yan. Yan, isa dun sa kabila. Order nga pala si Boso ng bagong Marlin Spike. Yung gusto niya na, yung Mekon Guide, para mas madaling ipasok. Konti na lang, matatapos na. Sa mga nahihirapan dyan, huwag niyong sabihing mahirap. Dahil pag inisip mong mahirap, mahirap talaga. Pag inisip mong madali, lahat dadali. Maging positibo, huwag maging negatibo. Yan, pinapalo-palo lang ni Boso niyan. Mamaya, tapos na yan. Yung nagkakape nga, hindi pa tapos magkape. Kaya ito, matatapos na. Gawin niyo ng practice pag gusto niyong matuto. Madaming lumang lubid dyan sa barko. Madaming lumang mooring line dyan. Kahit maliit, kahit malaki. Pero mas maganda kung sa maliit kayo magpa-practice. Basta 8 strand mooring line. Madaya pang splice bukod dito. Ito kasi pinakamabilis at pinakamadali. Pinakabasic yung single splice. May double splice. Tsaka ito kasi gusto namin. Ito yung ginagawa lagi ni Boson dahil ito yung pinakamagandang pagkakamada ng mga lubid. Pag natapos mo na, makikita mo siya maganda. Kumpara mo sa double splice. Tsaka yung double splice kasi malaki yung pagkaka-splice niya ng eye, mabigat hilahin. Hindi kahit sa single splice, makikita mo siya, maganda yung pagkakama niya. Tapos hindi siya mabulto. Kayang-kaya nga ni Boson, kayang-kaya nyo din. Six minutes na. Malapit na. Munti na lang, tapos na. Basta tingnan nyo lang mabuti. Ulit-ulitin nyo lang yung video para matuto kayo. Ginawa ko na ito nung una. Inulit ko lang ngayon. Para sa ibang gustong matuto, paulit-ulit na naman yung proseso. Kahit anong lubid yan. Kahit anong klaseng lubid, basta it's strand. Para-paras lang yan. Tsaka huwag niyong isiping mahihirapan kayo. Hindi, wala namang mahihirap sa gustong matuto. Konti na lang. Malapit na, boss. Maganda yung pagkakamada ni Boson. Yan kasi kagandaan ng single splice. Maganda yung pagkakamada ng lubid. Yan na naman. Makikita mo kung saan ipapasok yan. Dahil nakatapat na yan. Papasok na lang. Obserbahan nyo lang yung lubid. Kamali pa si Boso ng pasok. Ulitin niya. Pero saglit lang yan. Dahil nagkatapat na yan eh. Lagi lang magkatapat. Kaya kung magkakamali ka, pwede mong ulitin. Di ka mahihirapan dahil nakatapat na yan eh. Dalawa lang yan pagpapasukan. Yan na. Walang minuto na. Lapit na. Maganda yung pagkakamata ni Boson. Para sa mga ratings dyan, sa mga midshipman na tambay na gustong matuto, hanap na kayo ng 8 strand na lubid, kahit maliit yan. Para habang tambay kayo, matuto kayo. Dahil si Boson, ginagawa niya na panghimagas to. Minsan nga, nagmimerienda kami. Hindi pa kami tapos magmerienda. Nakadalawang splice na si Boson. Basta siguraduhin yung hindi palipit yung mooring line nyo o towing line nyo para hindi kayo mahirapan. Kasi once na palipit yan, mahirapan kayong ipasok. Malilito pa kayo. Dahil papalipit mula umpisa,
hanggang dulo, papalipit yan. Mga dalawang pasok na lang to, tapos na. 72 mm to, 100 meters. Gagawin namin sa pang tandem tow. Doon sa pangalawang parts na nilain namin, medyo maliit lang 'yon. Kaya gamitin namin yung 72 mm by 100 meters. Yan na, tidudulong pasok na lang to, tapos na. Ayos talaga boss, lapit na. Yan. Ang tawag dyan, Marlin Spike, sa ginagamit ni Boson. Meron tayong steel, tapos meron tayong wooden. Dati wooden yung gamit namin sa isang misplaced namin. Meron mas magandang gamitin to, dahil may guide to. Dito muna ipapasok yung lubid. Yung strand niya, dyan muna ipapasok. Punti na lang, lapit na. Sa mga gusto matuto, ulit-ulitin nyo lang yung video. Lalo sa mga estudyante dyan na bagong graduate o yung hindi pa nakaka-graduate, ginagawa ko to para sa inyo. Dahil sa eskwela, hindi tinuturo to, hanggang 3 strand lang. Isang pasok na lang yata, boss. Tapos na. Maganda yung pagkakakama ni boss, no? Maganda yung pagkakamada ng strands. Huling pasok na to. Ayos ka talaga boss. Okay na, tapos na. Ayos talaga si Boson, saglit lang. Nabot lang ng 11 minutes, 54 seconds. Tapos na yung ice splice ng towing line natin. Sa mga gusto matuto dyan, panoorin nyo lang yung video, ulit-ulitin nyo. Hanggang sa matuto kayo. Sa mga nananabigasyon dyan, doble ingat. Sa nasa deck works, doble ingat din. Sa mga viewers, maraming salamat. Take care. God bless.